yun po. Balita ko nga matyaga si ReiNanay Arlene. Bakit mo nasabi, Kim? Kasi, kuys, rinig-rinig ko, may mga bumulong lang naman sa akin. Ha? May bumubulong yes, dito? Yes, nahuli niya yung asawa niya. Nahuli? Not just once, but twice. Ako, Nanay Arlene, paano niyo po manahuli si Mister? Ano po, sa cellphone. So, nung una kasi, sabi niya, uwi daw siya sa bahay. So kami naman ng mga anak niya nag-aantay. Parang may kutub ako na hindi umuwi. Tapos sabi ng tito niya. Teka lang, umuwi sa bahay. Ba't wala ba kayo sa bahay nun? Hindi, I mean po kasi, siya po kasi ang work niya po kasi dati is ano, frame vendor. So kahit saan po, naglalako po siya. Naglalakad-lakad. Mm-mm. Hindi po siya sa amin naka-stay. Sa Balintawak po siya naka-stay that time. So kami po ng mga bata is nandun sa May Kawayan. Okay, tapos? Hindi po siya araw-araw umuwi. Then sabi niya, uwi daw siya, ganyan. May dala daw siya pasalubong sa mga bata. So kami naman, syempre, nag-aantay. Nag-expect kayo, syempre. Wala daw, sabi ng tito niya, umuwi daw. Eh, wala. So parang ako kinabahan. Punta ako ng Balintawak. Ay, so yun. Ganyan ho ba yung timbok ng puso niya? Pumunta ka ng Balintawak? As in, ganyan-ganyan, ha? Sa May Tulay. Hindi naman, doon sa may likod ng palengke. Likod ng palengke? O, yes. Ano pong ginawa niyo doon? Bakit kayo pumunta doon sa likod ng palengke? Hindi, doon kasi sila nakatira. Oh. So kasama ko yung mga bata that time. Pumunta kami para sana i-surprise siya. Surprise siya? Surprise. No? Oh, so pag-surprise niyo, ano po ba yan? May cheese o barbecue? Mustard? Mustard. So nung sinurprise niyo, ano po ang nakita ninyo? Chikinini ng babae, kawantuhan niya! Chikinin? Please. Saan ho nakalagay? Saan ho nakalagay yung chikinin? Ah, sa baka leeg. Naman ipis lang. Baka ipis lang yun. Kagat ng lamok. Oh. Allergy. Sigurado ba kayo chikinin yun? Opo. Tapos eto pa. Kumbaga parang nagulat silang dalawa kasi nagkwekwentuhan sila. So nagulat sila. Ay, nandun din yung babae. Paano po siya nagkakwentuhan na may okay naman po bang kasuotan? Okay na naman po kasi nasa labas naman po ng ano eh. So kumbaga that time, parang nakarinig na ako kasi ng bulong-bulungan or may nakapagsabi na sa akin na yun daw po yung babae na kasama niya nung night na ina-expect ko na uuwi siya, na hindi siya umuwi. So sa tingin mo, alam na, di ba? Yun na naglagay ng chikinini. Oo. Nasukat niyo po ba? Actually, yung babae kasi yung may chikinini. Oh? Yung babae ang may chikinini. So, ibig sabihin yung asawa niyo ang lumanghap ng kaleegan ng babaeng ito. Vampira, di ba? Vampira. May lahing vampira. Pero tinanong niyo ba si Mister kung sa kanya nga talaga yung chikinina niya? Umami naman. Paano po niya sinabi? So, sabi ko naman sa kanya, ano yan? Ba't may ganyan? Ina-expect ko na uuwi ka. Teka lang ha, sadali lang, Reina. Nakaririnig niyo? May maraming umaangal dito. Dami umaangal. May mga umaangal dito. Yung mga cameramen eh. Bakit? Ba't umaangal sa ano? Bakit daw umamin? Mali daw, sabi ng mga cameramen. Kasi yun ang number one rule. Ano dyan? Dapat kahit anong mangyari, hindi sila umaamin. Kasi walang umamin ng krimen. Yeah, ayun pa. Kaya lang po umamin eh. Pati babae. Bakit ho umamin? Oo nga. Siguro kumbaga parang nakonsensya na lang din yung asawa ko. Kasi bit ko yung tatlong anak ko. Halos kapapanganak ko pa lang din dun sa pangatlong anak ko. So parang siguro nakonsensya na lang din siya. Paano ibig sabihin bit mo yung mga anak? Sinugod niyo po si Mister? Hindi naman po. Pumunta po kami doon para po sana i-surprise nga siya. So ang akala ko po kasi that time, kaya hindi siya umuwi, is napagod lang po siya sa paglalako niya. Bebenta, ganyan. So yun pala, iba pala yung kapagodan niya. Iba yung pagod niya. Eh, yun yung una. Yun yung una na nahuli. Paano naman yung pangalawa? May pangalawa eh. Paano yun po nahuli? Nagkaroon na po ba ng bugbugan, sampalan, sabon? Ay, hindi naman. Kasi ako, hindi ko naman ginawa na sabunutan yung babae. Kumbaga parang inisip ko na ayokong bumaba sa level. Yes! Diba po? Kasi kumbaga parang ako, ikaw nagkamali. Kahit dun sa mister ko, hindi ko ginawa na, bumalik ka sa amin. Sige na, please. Hindi ko ginawa sa kanya na magmakaawa. Oh. Kasi para sa akin, Bong, bilang nanay ng mga anak ko, bilang babae, bilang asawa mo, dapat alam nung lalaki kung ano yung worth mo. Oh. Di ba po? Tama. So hindi ko ginawang magmakaawa sa kanya, ganyan. Tsaka, ang ganda ko, no? Oo naman po, napakaganda ninyo. Tsaka maganda. Ang ganda mo. Ay, parang favorite ni nanay gumano. Pinapakitin yung kilikili, siyempre. Pero yung pangalawa, paano po nahuli? So yun, yung pangalawa po kasi is barkada niya. So ang tawag po sa akin is ate.
Tawag sa kanya is kuya. Ah, ate, tsaka kuya. Opo. So, kilalang-kilala niyo yan. Kasi ate, tawag sa inyo eh. O, tapos, paano yun? Kaibigan ko that time, yung babae, ang nakakawentuhan ko, ganyan. Komo mas barkada niya, komo mas laging kasama niya, ganyan. Parang, kinutuban na naman ako, bong. Oh, ay, naku. O, diba? Mabisa yung kutob naman natin. Mabisa yung kutob ng mga babae. Eh, narinig niyo na naman yung tunog na yan. Oo, narinig ko naman. Tapos po, ano nangyari? Tapos nung time na yun, parang may nakapagsabi na naman din sa akin. Isa sa mga barkada niya. May bumulong na naman sa inyo. Yes, may bumulong na naman sa akin ng angel ko, no? Oo. Tapos? So yun, kumbaga, that time, sinita ko yung babae. Sabi ko, totoo ba? Una, nag-ask muna ako sa kanya kung totoo. Dininay niya. So parang, kaso ang dami na rin nagsasabi sa akin. So wala nang chikinini, wala nang ano, basta may bumulong sa kanya at kinumpronta niya na si mister. Yes. At umamin ba uli? Nung una, hindi pa umamin eh. Tapos dumating pa yung time na nag-depend siya. Talaga dinidepensa niya yung babae, dinidepensa niya yung sarili niya. Kaya lang kasi kapag ang babae, alam natin kung totoo ba yung kutob natin o hindi, yes, di ba? Yes, kung nagsisinungaling yung tao yun, o hindi. Pero paano po yan? Yung mga kabit dati ni Mister, eh, wala na kayong komunikasyon o... Hindi. Actually, yung isa, etong last, meron naman. Kinibigan ko naman sila. So hanggang ngayon, itong isa is nakaka-chat ko siya, nakakakwentuhan ko siya, ganyan. Di ba ho ba parang awkward yung kinaibigan nyo pa yung naging kabit ni Mister? Sa akin kasi, Bong, parang... in my own peace of mind na lang. Kasi as of nanay, parang ang hirap sa akin ha, ang hirap sa part ko na ang dami mong iniisip, lalo na yung mga stress na ganyan. So parang ako, oo, masakit sa akin yung ginawa ng mister ko, di ba? Iniyak ko yun ang iniyak. Kaya lang kumbaga parang iniisip ko, kung doon na lang ako mag-ano sa pag-iiyak ko, sa iisipin ko na lang yung problema ko sa kanya, isipin ko na lang yung stress ko. Kumbaga parang sa akin, paano ko mabibigyan ng magandang attention yung mga anak ko? Paano ko maaayos ng magandang pag-aalaga yung mga anak ko kung ang isip ko ay punong-puno ng stress? Para po sa inyo, kung ano yung nagawa ni Mister, kinapatawad nyo na. Opo, at para din po sa mga bata. Para sa mga bata at sa peace of mind. Opo, in my own peace of mind po. Wow. Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan!